Ang maling akala ng ibang mga doktor ay pwedeng ipangpadayet ang pipino. Napakagandang topic nito guys, kaya bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ayon sa mga scientifico at naaayon na rin sa aking karanasan, kapag kumain ka ng sobra nito, ay talagang sisikmurain ka at palagi kang magugutom. Okay lang na makakain ka ng medyo marami nito, katulad ng mga preservatives sa atin na nilalagyan ng suka, nilalagyan ng bawang. Pero pag fresh ang kakainin mo, ito ay may sariling taglay na pangpatunaw. Kaya kung kakain ka ng pipino, ay siguraduhin na nakakain ka na. So either na pwede mo siyang ilagay sa inumin na ibababad sa tubig, or talagang 2 inch lang ng pipino ay okay na. Alam niyo ba kung bakit sinasabi nila na ito ay magandang pandayet? Kasi nga lahat ng kinakain mo ay talagang natutunaw kaagad ito. Kaya lang, ang masama niyan, wala kang control sa sarili mo, nagugutom ka kaagad. So siyempre kapag once na ikaw ay nagutom kaagad, kakain ka na naman. Kaya itong pipino ay pwede rin namang pandayet, pero nasa sa inyo rin ang diskarte. At take note, kapag kayo ay kumain ng walang laman ito, posibilidad na talagang sisikmurain kayo. Lahat ng sinishare ko sa inyo, ito ay naaayon lang sa aking mga karanasan. Dahil nga sa hindi tayo para-pareho ng katawan, may malaking katawan, may maliit na katawan, may hiyang at mayroong hindi hiyang. So, nasa sa inyo yan guys, itry din nyo. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!